Kilala rin ang 74 anyos na si Mang Mariano sa kanilang lugar bilang isa sa mga pinakamahusay na mga hobby ng mga handicraft na gawa sa pinatuyong abaka. Ang pinakamabenta raw sa kanyang mga obra, ang tradisyonal na chinelas ng mga Ibatan na kung tawagin nila ay tukap. Yung tukap na yung ginagamit ng matatanda nung araw na wala pa yung chinelas, yan ang ginawa nila para pansapin sa paa. Pag ganitong mainit ang daan, para hindi mapaso yung mga yung pang-apak doon sa ano. Sa kaya nang ginagamit sa pagpunta-punta nila sa pangingisda doon sa ano, para hindi matusok yung paa ninyo. Una munang kukuha si Mang Mariano ng abaka sa gubat malapit sa Chabayan Village. Yung pagkuha sa ano ng abaka, putulin mo yung puno ng abaka, tapos alisan mo ng dahon yon. Pagkatapos, iyanuhin mo yung abaka na yon. Tapos, bago mo iyanuhin yan, palambutin yung aro para madali mo maihiwalay yung pinaka-abaka. Magulang na ito. Kaya pag bata pa yung ano, huwag mong putulin at tuloy-tuloy na mamamatay na yung ano. Basta tama na sa magulang, ayos na. Patutuyo niyan sa ibibilad mo lang sa araw para matutuyo yon. Pagka natuyo na yon, saka mo na umpisahan gawin ng tukap. Matapos ang 2 hanggang 4 na araw na pagpapatuyo, handa na ang materyales ni Mang Mariano para sa paggawa ng tukap. Made to order ang paggawa ni Mang Mariano sa kanyang mga tukap para raw siguradong magkakasya sa paa ng customer ang kanyang mga produkto. Abot sa 2 hanggang 3 oras ang paghahabi ng isang pares nito. Naibebenta naman niya ito sa halagang 200 piso kada pares. Patok daw sa mga turistang dumarayo rito sa Chabayan ang kanyang mga tukap. May mga customer pangang tinatawag itong Chabayanas na hinango sa pangalan ng Chabayan at sikat na tatak ng flip-flops o chinelas na goma. Kapansin-pansin ding maraming mga matatandang naninirahan dito sa Batanes. Ayon sa mga pag-aaral at kwento ng mga Ibatan, madalas umaabot sa edad 80 ang lifespan ng isang Ibatan. Ito raw ay dahil sa simpleng pamumuhay na kanilang tinatamasa malayo sa polusyon at dahil na rin sa masustansya at sariwa nilang pagkain. Ang mga senior citizen rito sa Chabayan, daig pa ang mga teenagers sa pagiging aktibo sa paghahanap buhay. Nakilala ko rito sa weaving house ang mga matatandang babaeng abala sa mga hinahabi nilang bakul at kanay. Tayo yung mga traditional na kasuotan, hanggang ngayon ginagawa niyo pa dito. Opo. Bakit niyo ginagawa pa yan, ang pagpahanggang ngayon? Yan namin sa bukid, protection ito sa tinit at saka sa ulan. Ang inaakala ng karamihan na palamuti lang sa katawan, pananggalang pala ng mga Ibatan laban sa matinding sikat ng araw o sa ulan. Nakilala ang Ibatan dahil sa imahe nilang nakasuot ang mga headdress na kung tawagin ay bakul at mga animoy chaleco naman sa kalalakihan na kung tawagin ay kanai. Ito yung puno na pinagkukunan nito. Ano bang tawag yun? Ang tawag namin nito ay buyabuy. Buyabuy. Marami pang puno yan. Oo, marami dyan sa bundok. Para sa mga Chabayan weavers na pinamumunuan ni Aling Leti, malaking bagay na nabuo ang asosasyon nila para mas mahikayat ang mga Ibatan ng bagong henerasyon na ipagpatuloy ang tradisyon ng paghahabi ng bakul at kanay. Nahihirapan na kasi silang isali ng kaugaling ito sa mga kabataan ngayon. Mas kusaban, masaditawas, nuchabuno, ibaywat, itawasak, mas mga kamutdahan, kanyaran kahanakanam, iskwila pasas, inukadwanam, ano, nanong may trabahoan das, dawa, mangalkam, may angos siyang marina siya.
aabutin daw ng 2 hanggang 3 araw ang paggawa ng isang buyaboy o kanay, depende sa laki. Naibebenta nila ang mga bakul at kanay sa halagang 600 piso. Pero hindi naman daw lahat ng turista makabibili at makagagamit nito. Kaya naisip nilang parehentahan ang mga ito sa halagang 20 pesos para sa mga gusto lang maranasang masukat ito at magpa-picture-picture. Paano ba sinusuto? Panlalaki ito. Panlalaki. Pwede ko isukat? Oh, sige, pwede. Anong size nito? Parang XL? Talaga. Siguro. Paano mo sinusukat ito sa mga... Ganito ho ba? Paano dapat ho ba nakasara ito? O... Sarado? Meron naman. Hindi siya mainit. Sinashampoo ba ito? Para lumambot. Ano? Sinashampoo. Tinusuklay. Tinusuklay? Opo. May suklay ng ganito? Oo. Meron kayo? Ayun. Talubong. Talugong. Talugong. Diba? Ganyan sa bukid, no? Talugong. Tapos, tatanim na. Opo. Suit nyo nga, Nay. Suit. Bakit walang vest ang babae? Ay, magagabal yan sa pagtrabaho. Kung nagtatrabaho kami sa bukid. Ang babae, paano ba magtrabaho? Ito. Kung nag-harvest pa kami doon sa pataniman namin, ganyan. Mananatili yung heritage at yung kultura ng isang lugar dahil ang mga guardians nito ay yung mga matatanda nila. Dito sa Motorcycle Diaries, sinusuportahan natin yung pagpapanatili ng yung mga sinaunang panahon, yung mga practices, yung mga traditions. Ang ginagawa natin dito, gusto nating i-encourage kung hindi man tayo parang guardians ng mga ganong klase ng practices dahil mahalaga yan para sa future generations.